For the first time mga idol, simula nga po nang mabuo ang bagong lineup ng Golden State Warriors, sumabak na nga po ang kanilang team sa kanilang preseason opener laban sa Los Angeles Clippers, kung saan nanalo nga sila dito 91-90 salamat sa nagawang game-winning 3 ng kanilang bagong player na si Lendi Waters III na nakapagtala rin naman ng 15 points sa kanyang 5 out of 7 shooting sa 3-point line. Naging sobrang init nga po ng shooting nito sa kanilang naging laro, kaya sa sobrang tuwa ng kanilang mga fans, sinabi na nga ng mga ito na si Lendi Waters III ang kanilang pinakabagong Splash Brothers, bagay na bagay pa sa kanyang pangalan. Bukod nga dito, nakapagtala rin naman si Moses Moody ng 12 points off the bench, habang ang mga key player na sina Stephen Curry nakakuha ng 9 points, Buddy Hield 5 points, Brandon Pojemski 4 points, at si Draymond Green 2 points, 1 rebound, 1 assist. Ito dahil sa nakapagdesisyon si Coach Steve Kerr na limitahan ang kanilang playing time. At gayong nabanggit nga po natin si Draymond Green sa pagtatapos nga po ng kanilang laro, matapang nga nitong sinabi sa kanyang interview na sa nakikita nga po niya sa kasalukuyang lineup ngayon, mataas nga daw ang kanilang tsansang manalo ng kampeonato. Bumalik na rin naman nga po ang napakagandang vibes ng kanilang team matapos ang ilang mga ginawang pagbabago. Sa madaling salita, mukhang pinapahiwatig nito, hindi na nga nila kailangan pa si Klay Thompson para magkampyon. Marami rin naman nga silang mga malalaro na merong above average ang shooting na kayang pumalit sa pwesto nito. Isa pa, simula nga po nang mawala si Klay Thompson, nawala na rin naman nga daw ang hindi magandang aura at ang drama na pumapaligid sa kanilang team sa nakalipas na 2 taon. Kaya mas magiging madali na lamang nga para sa kanila na manalo sa kanilang mga darating na laban. Samantala, matapos nga pong matalo ang Los Angeles Lakers kahapon sa kanilang unang game sa preseason, marami nga po sa kanilang mga fans ang nadismaya agad. Pero sa kabila niya, nananatili para naman nga pong positibo ang pananaw nila. Sa katunayan, hindi pa rin naman ipinapakita ng kanilang team ang tunay na lakas since marami pa sa kanilang mga players ang hindi nakakapaglaro, kagaya ni na Christian Wood, Cam Reddish at Jared Vanderbilt na pare-parehong may injury. Bukod sa kanila, hindi rin naman pinaglaro dito si na LeBron James at Anthony Davis na ayon sa source, inaasahang maglalaro na ito next game laban sa Phoenix Suns. Siyempre, bukod sa kanila, kasalukuyan na rin naman nga pong hinihintay ngayon ng Lakers ang green light na ibibigay ng NBA sa kanilang bagong sentro na si Christian Coloco upang makapaglaro na ito sa mga susunod na laban, kalaban at kasama si Anthony Davis sa front court. Ilang linggo matapos nila itong papirmahin, hindi pa nga siya pinapayagan ng liga na maglaro sa Lakers kahit man binigyan na ito ng clearance ng kanyang mga doktor para maglaro. Ang tanong ngayon, pinipigilan nga ba ng NBA na mabuo ang Twin Tower ng Lakers? So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming maraming salamat po.